97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Saan ka nga ba madalas may kaagaw? Saan ka ba madalas nang aagaw? Sa mundong kailangan mong hawakan ng mabuti ang nasa iyong mga kamay dahil marami ang nakaabang para hablutin ito nang walang paalam. Sa mundong ginagalawan natin, hindi natin masasabi kung mapagkakatiwalaan natin ang mga nakapaligid sa akin. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lamang pumikit dahil alam naming anumang oras ay may isang taong kayang umagaw. Kayang umagaw nang meron ka. Kaya nga sabi ko kung importante sa iyo ang isang tao o bagay, bantayan mo at pangalagaan mo. Dahil marami sa paligid mo ang nakaabang para makuha ang meron sa iyo. Kung usapang pang-aagaw din lang naman, may kwento sa akin ang letter sender na si Ray dahil minsan ay inagawan siya. Hindi ng pagkain, damit o sapatos kundi ng isang tao. Isang tao ang inagaw sa kanya. At kaya ba niyang patawarin ang taong yon o magtatanim siya ng sama ng loob hanggang umabot siya sa kanyang huling paghinga? Ikaw kapuso, kapag inagawang ka ba? Kaya mo bang magpatawad at kalimutan na lang ang lahat? Alamin natin kung sino si Ray dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Ray, 25 years old. Gusto kong sabihin sa inyo na ang kwentong mapapakinggan ninyo ay walang happy ending. Inunahan ko na kayo dahil yun naman ang katotohanan. Sanay naman ako na hindi ako naging masaya. Alam ko naman kahit sa dulo ng buhay ko ay hindi rin ako magiging masaya. Gusto kong simulan ang aking kwento nang minsang inakala kong totoo na pwede pa akong maging masaya. Nakilala ko noon si Claire, 20 years old. Sales lady ito ng perfume section sa isang mall. Siguro ay tadhana na makilala ko siya dahil noong mga oras na yon ay nangangailangan ako ng pabango para iregalo sa aking kaibigang ikakasal. Nagkataon na nandun si Claire at una pa lang na lumapat ang mga mata ko sa kanya, Papa Dudut. Gusto ko nang maniwala sa love at first sight. Hindi sobrang ganda si Claire, pero kapag tumatagal ang pakikipag-usap mo sa kanya ay mabibighani ka sa kanyang maliit na mga labi at mapuputing ngipin. Sinita rin ito at mataba ang mga pisngi kahit sabihin pang balingkinita ng kanyang katawan. Mas lalo akong nagkaroon ng interes sa kanya tuwing naririnig ko ang malamyos niyang tinig na para bang hinihelika. Kaya nga napabili tuloy ako ng pabango sa kanya kahit na hindi ko naman sigurado kung magugustuhan yon ng kaibigan ko. At kahit alam kong merong pang mas okay na pabango kesa doon sa sinabi ni Claire na bilhin ko. Makalipas ang tatlong araw ay bumalik akong muli para makita si Claire. Pinaghandaan ko na yon, Papa Dudut. Dahil nung una ay mukha akong gusgusing teenager noong makaharap ko siya. At alam kong hindi siya nagkaroon ng interes sa akin noon. Marahil dahil sa aking itsura. Kaya naman sa pangalawang pagkikita namin ay sinigurado kong suot ko na ang polong nagpapagwapo sa akin. At maong na nagpapakita ng magandang hubog ng aking mga hita at likurang bahagi. Nang makita ako nito ay natuwa akong naalala pa niya ako. Ibig sabihin lang noon ay nagkaroon din ito ng interes sa akin. One point na yon para sa akin.
Pinaghandaan ko na rin ang pera ko noon dahil alam kong kailangan kong bumili ulit ng pabango kung gusto kong makilala siya. Sinigurado kong mapapapayag ko siya sa isang date after kong bumili ng pabango sa kanya at nangyari nga. Pumayag siya. Sobrang tuwa ako noon, Papa Dudut, nung binigay niya ang kanyang number at sinabing day off niya tuwing Sabado. May basketball ako noon pero mas pinili kong i-cancel para lamang makadate si Claire. Iba talaga ang naging tama ko sa kanya. Kaya naman yung next kong plano ay mapasagot siya at Papa Dudut. After ilang dates ay naging karelasyon ko na nga si Claire. Kahit sino siguro lalaki ay mafo-fall kay Claire. Sa paningin ko, lagi siyang gumaganda. Hindi nakakasawa ang kanyang mukha lalo na ang kanyang tawa. Yung tawa niya ay para sa akin ang pinakagusto kong tunog sa mundong ito. Sobrang nagiging corny na ako. Alam ko pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. At tulad ng sinabi ko sa inyo, kahit sino ay pwedeng ma-fall kay Claire dahil kapag nakilala niyo siya, maiintindihan ninyo kung bakit ganito ako at hulog na hulog sa kanya. Bukod sa kanyang itsura kasi ay maganda rin ang ugali niya. Pinakagusto ko yung pagiging supportive niya sa mga pangarap ko sa buhay kahit na alam kong palpak lahat yon. Lagi siyang nakikinig sa akin at ito ang pinakapaborito ko sa kanya. Kahit madalas ay puro rants lang tungkol sa aking ama ang naririnig niya sa akin, ay andyan pa rin siya handang makinig. Sobrang nakaka-bad trip si Papa, kung alam mo lang. Sige, magkwento ka lang. Alam mo namang makikinig ako sa'yo, di ba? Pasensya na Claire kung ikaw na lang lagi yung napaglalabasan ko ng sama ng loob ha. Ayos lang yun, ano ka ba? Ano bang klaseng girlfriend ako kung simpleng bagay na ganito eh, hindi pa kita papakinggan? Eh kasi nakakaiya na. Sa tuwing nagkakaroon kami ng problema o away ni Papa, eh andyan ka para maging shock absorber ko. Wala yun, ano ka ba? Mahal kita, kaya makikinig ako sa'yo. Napakaswerte ko sa'yo. Yung mga kaibigan ko kasi banas na sa akin eh. Ayaw nang makinig. Sawa na sa rants ko kay Papa. Ako, hindi ako magsasawa kasi nga mahal kita. Kaya mas lalong minamahal kita eh, kasi ganyan ka. O eh, ano naman bang ginawa ng tatay mo ngayon? Kagabi, kinatok ako ng kinatok. Tinatanong sa akin kung saan ko raw nilagay yung mga damit ni Mama. O eh, ano naman ang gagawin niya sa mga damit ng Mama mo? Ipapasuot niya raw dun sa babaeng kasama niya. Ano? Makikitulog daw kasi sa amin ng 2 araw bago umuwi sa kanila sa probinsya. Eh, kaano-ano ng tatay mo yun? Babae niya. Mukhang sanay na sanay ka nang lagi siya nag-uuwi ng babae sa bahay niyo ah. Alos ipunas na niya sa mukha ko ang katotohanan na hanggat nabubuhay siya, magdadala siya ng babae dun para ikama. Eh, paano yan? Pinahiram mo ba yung damit ng nanay mo? Siyempre, hindi ko binigay ang mga damit ni Mama. Ano ako, tanga? Hayaan ko ba silang bastusin ang alaala ng nanay ko? Mabuti naman. O eh, anong sabi ng tatay mo? Wala. Alam ko nainis siya sa akin pero wala siyang magawa. Dahil kailangan mukha siyang mabuting ama sa akin sa harap ng babae niya. Pero hindi naman talaga. Hindi talaga. Never siyang naging mabuting ama sa akin. At mas lalong di siya naging mabuting asawa kay Mama nung nabubuhay pa siya. Siguro miss na miss mo na ang Mama mo, no? Araw-araw. Lalo na tuwing binabaliwala ako at mas inuuna ni Papa ang mga babae at alak niya. Alam mo, kung nasaan man ang Mama mo ngayon, nalulungkot yun dahil sa nangyayari sa inyong mag-ama niya. Alam ko naman yun, pero sinumpa ko na sa sarili ko na kahit kailan, di ako makikipag-ayos sa tatay ko. Kahit kailan! Seryoso ako, Papa Dudut, nung sinabi ko kay Claire na kahit kailan ay hindi ako makikipag-ayos sa tatay ko. At alam kong nauunawaan niya yon dahil sa mga kwento ko sa kanya. Na mga pinagdaanan namin ni Mama sa tatay ko noong buhay pa ito. Wala akong maalalang magandang ginawa niya para sa amin lalo na kay Mama. Bata pa lamang ako ay mulat na ako sa ginawang kahayupan ni Papa kay Mama. Bata pa lamang ako ay iba't ibang babae na ang nakikita kong dinadala ni Papa sa bahay kahit buhay pa si Mama. Alam ko noon ay ako lang ang may alam pero matagal na palang alam yon ni Mama
Pero hindi lang ito kumikibo at tinitiis ang lahat ng pasakit. Tuwing sasapit ang gabi, nararamdaman ko na lang ang paghiga at pagtabi ni Mama sa akin sa kwarto. Alam kong kapag gano'n na ang nangyayari ay may inuwi na namang babae si Papa at kailangan niya itong ikama. Awang-awa ako kay Mama lalo na kapag naririnig ko itong pahikbing umiiyak. Pilit man niyang itago sa akin ang iyak niya ay naririnig ko naman at nararamdaman ko yon. Lalo na kapag yumuyog-yog ang kanyang mga balikat. Nagpapanggap na lamang ako madalas na tulog para hindi ito mabahala sa akin. Hanggat maaari, Papa Dudut, ay gusto ko siyang umiyak lang ng umiyak dahil sabi ng teacher ko noon, nakakatulong ang pag-iyak para mailabas ang sama ng nararamdaman. Hanggang ngayon, nawala na si Mama sa piling namin. Nang bababae pa rin si Papa at mas lalong lumala dahil sobra na siyang malaya. Oh, mabuti naman at dumating ka na. Ano na naman ba ang kailangan nyo, pa? Eh, kumain ka na ba? Huwag na kayong magpaligoy-ligoy dyan. Alam ko namang di ka talaga interesadong malaman kung may laman ng sikmura ako o wala. Eh, kung ganun pala, edi buksan mo na ang kwarto mo. Ano na naman ang balak nyong gawin sa kwarto ko? May papatulugin kayong babae nyo? Di ba pwedeng sa kwarto nyo na lang? At hayaan nyong ako na lang po ang makinabang sa kwarto ko? Ano ba ang problema mo at ganyan mo ipagdamot ang kwarto mo sa akin, ha? Napakaganda ba ng kwarto mo? Eh nung minsan may pinatulog akong babae doon, nagreklamo dahil amoy amag ang kwarto mo. Maglinis ka nga ron! Eh di huwag niyong patulugin yung babae niyo doon para di makaamoy ng amag. Kawawa naman ang baga niya. Doon na lang sa kwarto niyo, magtiis siya sa amoy ng yosi at alak. Wala akong interes makipagratrata sa'yo ngayon, Ray. Isa lang naman ang kailangan ko. Huwag niyong sabihin na kailangan niyo ang kwarto ko dahil pagod ako at kailangan kong magpahinga dahil maaga pa ako bukas. Hindi yon. Pahiramin mo lang ako ng electric fan mo dahil nasira yung sakin. Masyadong mainit yung kwarto ko ngayon. Kawawa naman yung kasama ko. At sa akin, di kayo naaawa? Masyadong sensitive ang skin nung kasama ko eh. Ikaw naman, pinalaki ka naming di maluho sa balat kaya sige na. Ibabalik ko rin bukas sa umaga pagkalis niya. Iba rin kayo eh. Mas inuuna niyo pa ang kalagayan ng babae niyo kaysa sa akin ang mismong anak niyo. Pwede mo naman buksan ang bintana mo para makapasok ang hangin eh. Mas maganda pa ang hangin sa labas kaysa yung sa electric fan. Eh di kayo na lang pala ang gumamit ng hangin sa labas. Total, mas maganda pala yun eh. Huwag mo na akong pilosopuhin at… O ayan o, kunin nyo na lang sa loob ng kwarto ko. Ayoko nang makipagtalo. Mabuti naman at kinontrol mo yung karamutan mo. Oh, saan ka pupunta? Maghahanap ng matutulugan, yung may electric fan. Sa tuwing nagkakaroon kami ng pagtatalo ni Papa tungkol sa mga babae niya, ay hindi ko maiwasang balikan yung mga panahong nananahimik ako sa mga ginagawa niya kay Mama. Nagkaroon ng malubhang sakit si Mama at bilang na ang mga oras niya noon. Inaasahan kong ito ang magpapabago kay Papa. Kahit na hindi na sana siya matauhan at maisip na mali ang ginagawa niya sa amin ni Mama, pero hindi eh. Tuloy-tuloy pa rin siya sa pambababae kahit alam niyang ganon ang kalagayan ni Mama. Magkasama na kami ni Mama sa kwarto at ako na mismo nag-aalaga sa kanya dahil hindi yon magawa ni Papa. Panayang iyak ko noon at si Mama ang nagpapatahan sa akin. Ayaw niyang marinig na umiiyak ako at panayang sabi nito na kapag nawala na siya, alagaan at bantayan ko raw ang aking ama. Eh bakit ko gagawin yon? Niminsan ay hindi niya yung ginawa sa amin ni Mama. Hindi na lamang ako umiime kapag sinasabi yon ni Mama dahil ayokong pasamain ang kanyang loob na pwedeng maging dahilan para lumubha ang kanyang karamdaman. Panayang dasal ko noon na sana ay magkaroon ng himala at muling sumigla si Mama. Ayokong kunin siya ng Diyos dahil hindi ko alam kung paano mabubuhay sa piling ng aking ama. Pero hindi ito dininig. Marahil, Papa Dudut, ay mas
magiging mabuti ang buhay ni Mama sa langit kesa sa bahay namin at talo pa ang impyerno dahil sa mga ginagawa ni Papa. Namatay si Mama nang hindi man lang naranasan ang pagmamahal ni Papa. Dito ako sumumpa na kahit na anong mangyari ay hindi ko patatawarin si Papa. Dito rin ako sumumpa na gagawa ako ng paraan para gawing miserable din ang buhay niya tulad ng ginawa nito sa amin ni Mama. Isa sa mga dahilan kung bakit kami nagkakasundo ni Claire ay dahil pareho kaming galit sa aming mga tatay. Hindi rin kasundo ni Claire ang kanyang ama at magkasama rin sila sa isang bahay habang ang ina nito ay nasa probinsya at kasama ang dalawang kapatid ni Claire. Naiwan si Claire para samahan ang kanyang amang basagulero. Yun kasi ang bilin ng kanyang ina at bukod doon, ang tinitirhan nila ngayon ay malapit sa kanyang trabaho. Kaya naman hindi niya maiwasan ang kanyang ama dahil doon. Tinitiis na lamang nito ang sitwasyon nila at hanggat maaari ay umiiwas na lamang sa away. Umuuwi ito madalas kapag alam niyang lango at tulog na dahil sa alak ang kanyang ama. Kaya nga alam kong gusto lang nitong magpalipas ng oras kapag kasama ako para pag-uwi nito. Matutulog na lamang siya at hindi na poproblemahin pa ang kanyang ama. Minsan nga papadudot. Noong nagkasagutan sila ng kanyang ama, ay nakiusap si Claire sa akin na sa akin muna siya tumira kahit ilang araw lang. Kailangan niya lang daw ng matutuluyan. Ayoko sana noon papadudot at gusto kong mag-hotel na lamang kaming dalawa pero naisip kong wala rin akong sapat na pera dahil maliit lang ang kinikita ko sa aking trabaho. Ayokong sa bahay siya pumunta dahil ayokong mapakilala siya sa aking ama. Hanggat maaari papadudot ay gusto kong ilayo ang mga nagiging espesyal na tao sa buhay ko sa aking ama. Hindi deserve ng tatay ko na ipakilala ko sa kanya ang mga taong nagbibigay sa akin ng saya. Pero wala na kasi akong magagawa noon lalo na noong nakita kong tuloy-tuloy ang pag-iyak ni Claire. Pumayag ako at inuwi siya sa bahay. Tinaon kong wala si Papa pero nagkamali ako. Pagkarating namin ni Claire sa bahay ay andon si Papa at nasa sala. Nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng beer. Nakakapanibago at wala siyang kasamang babae at isang beer lang ang tinutungga nito. Oh! Hindi umalang ba ipapakilala ang kasama mo? Ray? Anak? Pagod po kami at gusto na namin magpahinga. Eh ano ba yung sabihin mo lang kung sino siya bilang respeto sa akin na ama mo at may-ari ng bahay na to? Bakit? Ako ba nirespeto? Ray, ayos lang. Good evening po. Ako nga po pala si Claire. Kaibigan mo ba tong anak ko? Girlfriend po niya ako. Ay talaga? Pinatulan mo to? Oo, biro lang. Ako nga pala si Nestor. Pwede mo akong tawagin tatay Nestor kung gusto mo. Bilang karelasyon mo naman pala itong anak ko. Claire, huwag mong gagawin yun. Huwag mong intindihin niyang si Ray. Ganyan lang talaga yan. Masyado yatang nai-insecure sa akin palibasa mas gwapo akong lalaki kesa sa kanya. Napakaganda naman ang tawa mo. Kaya siguro baliw na baliw itong si Ray sa'yo, no? Naku, hindi naman po. Pero salamat po sa papuri. May kamukha kang artista pero hindi ko maalala. Artista? Ako po? Parang malabo naman po yun. Naku, teka. Panahon ko pa yun eh, baka hindi mo na naabutan. Teka, ilang taon ka na nga ba? 20 years old po. Abay, hindi naman pala nalalayo ang edad mo sa akin. 30 lang ako. Ay... Tignan mo tong si Ray, kapag nagbibiro ako sa edad ko, masyado sineseryoso eh. Kaya mas marami niyang guhit sa noo kaysa sa akin. Mauna na po kami, pa. Aba, teka lang. Kung kailan naman maganda na yung usapan eh. Masyado ka naman nangangati pumasok sa kwarto mo eh. Sa bagay, sa tagal ba namang hindi nalilinis noon, mangangati ka talaga.
O ikaw, Ray. Magpalit ka ng kubrikama at punta ng unan, ha? Para hindi naman nakakahiya rito kay Claire. Tignan mo nga ang kutis niya, oh. Napakaganda. Napakakinis. Hindi pwedeng dapuan ng surot o kung anuman insekto doon sa kama mo. Grabe naman po kayo. Marami naman po akong peklat sa katawan ko. Hindi naman po talaga ako makinis. Tignan mo na, Ray. Hindi ka marunong mag-alaga ng babae. Bakit nagkakapekla tong si Claire? Ay naku, hindi naman po niya kasalanan yun. Aba kahit na. Dapat bilang karelasyon ay inaalagaan ka niya. Kung ako lang tong si Ray, sisiguraduhin kong mag-aaral ako ng karate. Uy, bakit naman po? Para karatihin ko yung mga lamok na dadapo sa balat mo. Banas na banas ako noon habang pinakikinggan ng palitan ng usapan ni na Claire at Papa. Asar na asar ako habang pinapatawa ni Papa si Claire. At mas lalo akong naiinis kapag naririnig kong bumebenta ang biro niya sa GF ko. Nakakainis lalo na't ako ang ginagawang sentro ng biro ni Papa na nakakasakit ng pride ko. Pero wala akong magagawa noon lalo't parang tuwang-tuwa pa si Claire. Akala ko ba ako ang kakampi niya? Bakit parang bumaliktad? Bakit parang mas giliw na ito sa tatay ko kaysa sa akin na mismong karelasyon niya? Asa na yung sinasabi niyang galit din siya sa tatay ko dahil galit ako dito? Parang hindi ko naman yon nakita sa kanya noong nagkaharap silang dalawa. At mas lalong hindi ko yon nakita noong mga sumunod na araw habang nakatira sa amin si Claire. Ang usapan namin ni Claire noon, Papa Dudut, ay mananatili lamang ito sa bahay ng isang linggo. Babalik din siya sa kanila after niyang magpalamig sa naging away nila ng kanyang ama. Lumipas na ang dalawang linggo pero andun pa rin siya. Sa totoo lang ay wala namang problema sa akin kung doon siya tumuloy. Gusto ko nga yon dahil gusto ko na sa bawat pagtulog at pagising ko ay siya ang nakikita ko. Pero sa tuwing andun siya. Naiinis ako dahil mas marami pa itong oras na nakakausap ang tatay ko kesa sa akin. Tulad na lamang noong nakaraang pagka-uwi ko ay nakita kong sabay na silang kumakain ng tatay ko. May dala pa akong pagkain galing sa fast food na pagsasaluhan sana naming dalawa sa kwarto pero itong si Papa nagpakitang gilas. Naglutong bigla at tinawag si Claire para kumain. Kararating lang daw noon ni Claire at mas nauna ito ng 30 minutes sa akin dahil nga na traffic ako. At syempre naghintay sa order kong pagkain namin. Pero ano ang nadatnan ko? Magkasama silang kumakain at nagtatawanan pa. Ipinakita kong masama ang loob ko kay Claire. Hindi ko ito inimik at kumain ako mag-isa sa kwarto. Napansin naman niya yon at agad siyang nagsorry sa akin. Nahiya lang daw siyang tumanggi sa tatay ko nang alukin siya ng niluto nito kaya pumayag na siya. Sumagot ako at sinabing kahit ako naman ay hindi ko naranasang ipagluto ng tatay ko. Yun pa lang ang unang beses na nakita kong nagluto si tatay at para pa sa ibang tao. Mas lalo tuloy akong nagalit sa tatay ko dahil pinaparanas niya kay Claire ang mga bagay na hindi niya pinaranas sa akin bilang anak. Pero hindi ko inaasahan na meron pa palang mas malubhang ipaparanas na sama ng loob sa akin si Papa at si Claire. Anong ginagawa niyo? Mag-explain ako, Ray. Oo, dapat lang, mga hayop kayo. Huminahon ka muna, anak. Huwag mo akong tawagin, anak. Baboy ka! Huwag mo akong pagsalita ng ganyan. Anak lang kita, gago ka! Bakit? Wala akong karapatang pagsalitaan ka ng ganito? Matapos kong mahuli ang kaayupan yung dalawa? Please, Ray, huwag kang sumigaw. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Ikaw? Mahihiya sa kapitbahay? Sa akin mismo na boyfriend mo, di ka nahiya. Di ka na nahiya na pumatok ka sa tatay ko. Ilang beses ka nang kinama ng tatay ko, ha? Please, Ray, mag-uusap tayo. Pag-uusapan ba natin kung paano ka napaligayan ng tatay ko?
Di ba masapat ang katawan ko, Claire? Di ba kita napapaligaya para kailangan mong sumampa sa kama ng tatay ko? Anong kulang, ha? Please, wag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Hindi mo naiintindihan na nangyayari. Ray! Oo! Talagang di ko naiintindihan dahil ako ang boyfriend mo! Kung meron ka mga ibang papatungan, ako yun! At hindi ang tatay ko! Tumigil ka na! Sobra ka na! Susungol galing na kita dyan! Di gawin nyo! Kayo ang sobra na! Mula pagkabata ko, puro sama ng loob na ang binibigay nyo sa akin hanggang ngayon! Nagmamahalan na kami ni Claire. Nagmamahalan o nilasing mo siya para may kama mo? Huwag ba ako pag-isipan ng ganyan! Huwag pag-isipan ng ano? Claire, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Bakit? Ano ba ang gusto mong isipin ko tungkol sa'yo? Matapos kong mahuli kang nakaubad at… At nakapatong sa akin. Oo, alam namin yun. At sana alam mo rin na tapos na kayo. At ikaw magsasabi na tapos na kami? Parte ba yun ang pagiging ama mo? Dahil ako na ang mahal niya at hindi na ikaw. Kaya tanggapin mo na lang na tapos na kayo. Hanggat di si Claire ang… Tapos na tayo, Ray. Tama si Nestor. Siya na talaga ang mahal ko. Parang nilamon ako ng lupa, papadudot, sa mga narinig ko. Hindi pa ba sapat na nahuli ko silang magkasiping at kinakailangan pa nilang ipamukha sa akin na tama ang ginawa nila dahil sila ang nagmamahalan. E paano naman ako? Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Gusto kong saksakin ang tatay ko pero alam kong pinipigil ako ng konsensya ko. Gusto kong saktan si Claire pero alam kong hindi yun ang gusto ng nanay ko. Hindi ko alam at hindi ko na talaga alam. Dapat pala una pa lang noong nakaramdam ako ng kutob ay hinuli ko na sila pero pinaabot ko pa talaga ng isang buwan. Nagtiwala pa talaga ako at sinabing baka masyado lang marumi ang utak ko at iniisip kong hindi yun magagawa ni Claire pero nagkamali ako. Hindi ko alam pero kating-kati ako noong mag half day sa trabaho at nang nagkataon na araw yon ang Sabado. Alam kong day off ni Claire yon at saktong nasa bahay lang si Papa. Palihim akong umuwi noon at doon ay nakita ko ang hubot-hubad nilang mga katawan at narinig ko ang sabay nilang halinghing na mas lalong dumagdag sa paninikip ng aking dibdib. Niloko nila akong pareho at ang masakit ay tatay ko pa ang nagtapos ng relasyon namin ni Claire. Na dapat ako ang gumagawa dahil ako ang niloko. Sobrang sama ng loob ko noon at hindi ko alam ang gagawin. Buong araw akong nasa labas dahil ayokong umuwi ng bahay. Ayokong makita sila. Hindi ko alam kung paano sila haharapin. Naaalala ko natulog ako sa bus terminal noon at hinintay na sumikat ang araw bago umuwi. Nadatnang ko sila sa bahay at hinihintay ako. Kinausap ako ni Claire at sinabing seryoso na raw ito sa desisyon na hiwalayan ako. Mahal na raw niya ang tatay ko. Hindi ako umiimik noon at tumango na lamang. Tapos na kami ng babaeng inakala kong magbibigay sa akin ng totoong saya. Paano na ako? Paano na ulit ako? Ginawa kong miserable ang buhay ko, Papa Dudut, dahil sa mga nangyari. Gabi-gabi akong lasing at madalas ay hindi na ako nakakapasok sa trabaho. Kaya naman tinanggal ako at wala na akong pakialam. Ganito ang naging epekto ng ginawa kong pagmamahal at pagtitiwala sa maling tao. Sobrang sakit ng ginawa nila. Sa tatay ko pa talaga napiling pumatol ni Claire at bakit sa kanya pa. Alam niya kung ano ang problema ko sa ama ko pero bakit pinatulan pa niya? Bakit inibig pa niya? Mas lalong hindi nakatulong sa pinagdadaanan ko ang pagtira ni Claire sa bahay. Nakita ko na lang sila ni Papa na magkasamang pinapasok ang mga gamit ni Claire sa bahay. Nahihiya silang pareho na nahuli ko ang kasinungalingan nila ng ganong paraan. Hindi rin nila alam ang sasabihin sa akin. Ang kakapal ng mga mukha nila. Paano nila ito nagawa sa akin? Hirap na hirap ako noon na harapin sila. Wala akong trabaho noon kaya wala rin akong ibang pupuntahan.
Alam nila yon kaya naman magkatulong sila sa bahay para kahit papaano ay mapuna ng mga pangangailangan ko tulad ng pagkain at kung ano-ano pa. Pinagluluto nila ako na makakain ko, siguro eh ito ang paraan nila para humingi ng pasensya sa mga nagawa nila. Tinatanggap ko naman yon hindi dahil gusto ko kundi kailangan ko. Walang wala ako noon, Papa Dudut. Kahit pride ko ay kailangan ko nang lunukin at hayaang kunin ang mga ibinibigay nilang tulong sa akin. Tulad ng pang-araw-araw kong pagkain at iba pa. Si Claire na rin na naglalaba ng mga damit ko. Hinahayaan ko siyang gawin yon bilang pambayad sa ginawa niya sa akin. Sabi ko na lang sa sarili ko na noong panahon na yon, na oras na makabawi ako at makatayo akong muli ay pinapangako kong lalayo ako sa kanilang dalawa at hindi na magpapakita pa. Asahan nilang habang buhay ko silang hindi mapapatawad kahit ito pa ang maging dahilan para mapunta ko sa impyerno. Ray, pwede ba tayong mag-usap? Hindi. Ray naman, please. Ano ba ang kailangan mo, Claire? Papasakita mo na naman ba ako? Hindi. Wala ka bang ibang mapagkwentuhan kung gaano ka napapaligaya ng tatay ko? Please naman, hayaan mo muna akong… O baka naman may iba ka pang lalaki bukod sa tatay ko! Wala akong panahon sa mga panlalait mo! Gusto ko lang naman maintindihan mo na tapos na tayo! Claire, alam ko na yan! Alam na alam! Di mo na kailangan ulitin pa! Di ako tanga! Ang ibig ko lang sabihin, dahil tapos na tayo, baka naman pwedeng magkapatawaran na tayong dalawa. Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Sa tingin mo, ganun kadali yun? Alam kong hindi madali, pero kailangan nating gawin dahil nasa isang bahay na lang tayo. Huwag kang mag-alala. Kapag nakabangon ako sa ginawa nyo, aalis din ako rito. Di mo na kailangan ipilit yung pagpapatawad na yan dahil di ko yan ibibigay sa'yo. Kung hindi mo man maibigay ngayon, pero sana balang araw, oo. Maghihintay ako at gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko. Gusto ko na balang araw maintindihan mo ko. Hindi kita mapapatawad! At mas lalong di ko maiintindihan kung bakit sa dinami-rami ng lalaki sa mundo, tatay ko pa ang pinatulan mo! Sinubukan ko namang pigilan, pero… Sinubukan? Kung sinubukan mo, wala sana tayo sa ganitong sitwasyon! Alam ko at mali ko yun. Natukso ako. Buti alam mo! Masyado akong naging marupok sa pag-aalaga at pag-aasikaso niya. Mga bagay na hindi ko naranasan sa tatay ko. Tatay naman pala ang hanap mo eh! Bakit di mo nalang ginawang tatay ang tatay ko? Bakit kailangan patulan mo pa siya? Yun naman talaga ang plano ko eh. Gusto ko nung una maging tatay siya pero nung tumagal, iba na yung naramdaman ko. Napamahal na ako sa kanya at ganun din siya. At paano ka nakakasigurong mahal ka rin niya? Nakinig ka ba talaga sa mga kwento ko sa'yo dati tungkol sa kanya? Alam kong nagbago na siya at alam kong mahal niya ako. Akala mo lang yun! Hindi na kita pipiliting maniwala. Ikaw na rin ang kusang makakaalam nun dahil nasa iisang bahay kayo ng tatay mo. Nasa iisang bahay na tayo kaya kahit ayaw mo, kailangan mo kong pakisamahan at tanggapin ang sitwasyon nating tatlo. Kailangan kong tanggapin ang sitwasyon naming tatlo. Kailangang pilitin nila ako para gawin yon. Sino sila? Bakit hindi nila maintindihan na kaya ako ganito ay dahil sa ginawa nila at wala silang karapatang bigyan ako ng deadline kung kailan ako dapat makapag-move on na. Sinaktan nila ako, ano ba ang inaasahan nilang reaksyon ko? Pero Papa Dudut, naisip ko na bakit nga ba hindi ko ibigay sa kanila ang gusto nila? Bakit ba hindi ko ipakita sa kanila na ayos na ako at ipamukha sa kanila na hindi sila ang magiging dahilan para masira ako? Ayokong ipakita sa kanila na talunan ako sa sitwasyon naming tatlo. Hindi pwedeng habang masaya sila ay miserable ako. Hindi ko ibibigay sa kanila ang satisfaction na makita nila akong pasira ang buhay habang sila ay nagsisimulang bumuo ng buhay nilang magkasama at masaya. Kaya naman naisip ko ang isang plano. Pinaramdam ko sa kanilang dalawa na ayos na ako. Kahit alam kong hindi sila parehong kumbinsido dahil madalas pa ring matatala sa mga salitang ginagamit ko sa kanila
sa tuwing magkakasalo kaming kumakain. Hindi lang sila lumalaban pa at hinahayaan akong magsalita. Nasa huli ay pagsisisihan ko dahil lang plano ko ay ipakita sa kanila o magpanggap sa harapan nila na ayos na ako para lang isalba ang natitira kong pride. Gabi-gabi akong nag-uuwi ng babae doon. Ginagawa ko ang hilig na ginagawa ni Papa noong bata pa ako at noong hindi pa sila ni Claire. Ipinapakita at tinataong kung andun silang pareho kapag nag-uuwi ako ng babae. Kung paano ako harapin ni Papa noong nagdadala siya ng babae noon, ganon din ang ginagawa ko sa kanya. Ihiram ako ng electric fan, damit ni Claire para sa babaeng patutulugin ko doon. Makikipagpalit ako ng kwarto at kung ano-ano pa. Hindi sila lumalabang pareho. Alam kong nagpapasensya lang sila at alam nilang ginagawa ko lang yon para pasakitan sila, lalo na si Claire. Isa sa mga dahilan ko kung bakit ako nag-uuwi ng babae doon ay dahil gusto kong makitang magselo si Claire. Sa ganoong paraan ay baka mabawi ko siya. Iniisip ko pa rin kasi na nagkamali lang siya sa tatay ko at ako pa rin ang mahal niya. Pero hindi yon nangyari. Kahit na ilang babae pa ang naiuwi ko, wala na talagang pakialam si Claire sa akin. Wala na. Araw-araw miserable pa rin ang buhay ko at araw-araw mas lalo itong nasisira sa tuwing nakikita ko ang pagmamahalan ni na Claire at Papa. Sa unang beses sa buhay ko ay hindi ko nakitang nag-uwi pa ng ibang babae si Papa. At sa unang beses sa buhay ko ay nakita kong nagmahal na ito. Mahal niya si Claire, ramdam ko. Isang bagay na pinagdamot nito sa aking nanay noong nabubuhay pa siya. Kaya naman mas lalo akong nagalit sa aking ama. Ray, anak, pwede ba tayo mag-usap? Hindi! Kibuin mo man lang sana ako, anak. Nahihirapan ako sa sitwasyon natin. At ako, hindi! Patawarin mo na sana ako. Kami ni Claire. Ang kapal naman ng mukha mo para hilingin sa akin yan. Alam kong hindi madali. Kailan ba naging madali ang lahat para sa akin? Bata pa lang, pinaranas mo na ang hirap sa akin. Sa amin ni Mama. Tapos ngayon? Ngayon gumawa ka ulit ng bagong magpapahirap sa akin? Di ka pa nga nakakabawi sa mga kasalanan mo sa amin ni Mama. At eto ka ngayon, nagdagdag ka na naman ng bago. Alam kong malalim na ang sugat na binigay ko sa inyo ng mama mo. At kung pwede lang baguhin ang lahat, babalik ako sa dati para humingi ako ng tawad sa nanay mo at… Tawad lang? Kung babalikan mo ang nakaraan, hihingi ka lang ng tawad sa nanay ko? Di mo man lang ba susubukang ayusin ang relasyon nyo at ang pamilya natin? Oras na rin siguro para malaman mo ang totoo. Ano pa ba ang totoo bukod sa pagiging gago mo at masamang tao? Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin, pero sasabihin ko pa rin sa iyo ang lahat. Siguraduhin mo lang na ikakatuwa ko yung sasabihin mo dahil kung hindi… Hindi ko totoong minahal ang nanay mo. Sige, dagdagan mo pa ang galit ko sa iyo. Pinilit lang kami ipakasal ng magulang namin dahil pinikot ako ng nanay mo. Di ako naniniwala sa iyo. Walang ganyang sinabi sa akin si Mama. Dahil ayaw niyong masira ang tingin mo sa kanya at naiintindihan ko yun. Sa tingin mo, bakit siya magtitiis sa piling ko kung alam niyang wala man lang siya naging kasalanan? Kung makapagsalita ka, kala mo napakalinis mo ah. Alam kong may mga nagawa kong pagkakamali. Marami-rami yun. Pero sana maintindihan mo ako. Pinikot ako ng nanay mo. Minobya ako noon na mahal ko. Sinira kami ng nanay mo. Sinabi niya may nangyari sa amin kahit wala. At alam niya yon. Hinalikan ko lang siya nung nilasing niya ako nung minsan nagkainuman kami. Kasama ng mga iba naming mga kaibigan. Sinabi niya sa nobya ko na may nangyari sa aming dalawa. At hindi pa nakontento ang nanay mo. Kasunod nun, sinabi niya rin sa aming mga magulang. Wala akong kakampi nun, Ray. Lahat sa nanay mo naniwala dahil babae siya. Sa tingin nila, siya ang nadihado. Pero sa totoo lang, ako ang naging biktima. Di ako naniniwala sa'yo! Ikaw na napakademonyo mong tao! Ginagago mo ba ako? Kahit tanungin mo pa sa mga lolo't lola mo ang lahat, sila ang nakakaalam ng totoo. Dahil matapos ang sapilitang kasal namin, inamin niya ang totoo sa mga magulang naming dalawa. Kahit sa dati kong nobya. Pero huli na, kasal na kami. Galit na galit ako nun sa kanya. At pinangako kong gagawin kong miserable ang buhay niya habang magkasama kami.
at yun ang ginawa ko habang nabubuhay siya. Nakalimutan ko magpatawad, Ray. At alam kong nadamay ka dahil doon. Umalis ka na sa harapan ko! Hindi kita pipiliting maniwala pero yun ang totoo. Huwag kang gumay sa akin na nagtanim ng galit at pinasa ang galit na yun sa mga nanakit sa akin. Ayokong gumaya ka sa akin na hindi natutong magpatawad. Hayaan mo akong bumawi sa iyo, anak. Ngayon ka babawi? Kung kailan mas sinira mo ang buhay ko? Mahal ko si Claire. Siya lang ang babaeng gusto kong makasama. Siya ang nagpamulat sa akin sa mga nagawa kong mali sa inyong mag-ina. Dahil sa kanya, gusto kong magbago. Nakakasama ng loob na sa ibang tao ka pa kumuha ng daylan para magbago. Samantalang ako mismo na anak mo, andito ako lagi pero di ka pa rin nagbago! Hindi ko mapigilang umiyak noon, Papa Dudut. Sobrang sama ng loob ko sa aking ama. Bakit hindi ako ang naging dahilan ng pagbabago niya? Bakit kailangang may pumasok pang ibang tao sa buhay namin bago siya mag-decide na magbago? Sobrang nakakasama ng loob. Imbes na mapatawad ko siya at maintindihan ang pinagmula ng masamang ugali niya, ay mas lalo ako nagtanim ng galit at sama ng loob. Mas lalo kong piniling huwag magpatawad at gawing miserable ang buhay nilang dalawa habang nabubuhay ako. Habang nabubuhay silang pareho. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung kakampi ko ba ang langit sa gagawin kong pagganti kina Claire at Papa. Dahil isang araw ay nahuli ko si Claire at may kausap. Nanay pala niya ang kausap niya noon. Akala ni Claire ay umalis na ako. Wala rin ang tatay ko noon dahil namamalengke ito. Iba talaga ang pinagbago nito mula nang naging sila ni Claire, kaya mas lalo akong nainis. Pero natuwa ng mga oras na yon dahil may mga gamit na akong bala laban sa kanilang dalawa. Magagawa ko na ang plano kong maghiganti dahil sa naging usapan ni Claire at ng kanyang ina. Nalaman kong panay pala ang hingi ni Claire sa tatay ko mula sa pensyon nito at ibang pinapasok sa maliliit na negosyo, at ang nakikinabang ang ina nito at ang dalawang anak niya sa probinsya na nung una ay sinabi niyang mga kapatid niya. Narinig ko din na ginagamit niya lang ang tatay ko para may pangsustento sa kanila. At lahat yon ay naka-record sa aking cellphone at lahat yon ay handa kong iparinig sa aking tatay oras na makauwi na ito. Akala mo walang tao, no? Ray? Grabe ka makipag-usap sa nanay mo. Nandito ako sa labas ng kwarto niyo pero rinig na rinig ko ang mga sinasabi mo. Mabuti na lang at nilakasan mo yung boses mo. Na-record ko tuloy ang lahat. May mga anak ka pala sa probinsya? Akala ko ba kapatid mo ang mga yon? Ray, mag-usap tayo please kung ano man yung narinig mo. Kung ano man ang narinig ko, lahat yon andito sa cellphone ko. Na-videoan ko ang usapan niyo. Huwag mo ko isusumbong sa tatay mo, please. Kasi ano, matitigil ang sustento sa'yo. Grabe ka rin. Manggagamit ka pala. Di ko nalatayan sa'yo dati nung tayo pa. Paano hindi mo mahahalata eh wala kang ang maibigay sa'kin? Puro burger sa kanto ang nililibre mo sa'kin. Sa tingin mo mabubuhay ako noon at ang mga anak ko sa probinsya? Ayun, lumabas din ang totoo. Oo nga pala, binivideo ko pa rin to, ah. Demonyo ka rin pala, no? Tulad mo? Aba, oo. Anong gusto mong gawin ko? Aminin mo lahat. Tigilan mo ang pag-video ng usapan na to at sasabihin ko sa iyo lahat. O sige. O yan. Go. Aaminin kong ginagamit ko lang ang tatay mo para may pangsustento ako sa mga anak ko. Wala siyang alam tungkol dito. May butas sa puso ang bunso ko at hindi sapat yung kinikita ko sa mall para masustentuhan ang mga gastusin sa ospital. Bakit di ka nalang lumapit sa akin? Bakit kailangan pumasok pa sa eksena ang tatay ko? Dahil wala ka namang maibigay sa akin, Ray! Kung nagsabi ka lang, edi gumawa ako ng paraan. Paano ka makakagawa ng paraan? Eh yung kakarampot na sahod mo, pambayad lang ng kuryente at pambasahin mo lang ang nakakayanan, tapos mag-iilusyod kang tulungan ako? Eh kung gano'n naman pala, di sana una pa lang, di mo na ako pinatulan kung alam mong wala naman pala akong pera. Akala ko nung una may pera ka. Sino ba naman kasing bibili ng mga mamahaling pabango sa loob lang ng 3 araw? Anong gusto mong isipin ko? Eh bakit di mo pa ako iniwalay nung nalaman mong di ko kayang ibigay sa'yo ang perang kailangan mo? Kasi nabanggit mong may pera ang tatay mo!
Kaya ba? Kaya ako nagpanggap na may problema kami ng tatay ko sa bahay para patuloyin mo ako dito at makilala ko ang tatay mo. So planado mo ang lahat ng to? Pati ang paibigin siya? Kasama yun sa plano. Hindi ako magsisinungaling. Paano mo nasisikmurang gawin to, Claire? Lahat kaya kong sikmurain para sa mga anak ko. Minahal mo ba ako? Akala ko. Ang tatay ko. Sinusubukan ko. Nga pala, binivideo ko pa rin tong usapan natin. Ray! Pero pwede naman natin pag-usapan to. Madali naman akong kausap. Di naman ako pinalaking sumbungero. Ano, payag ka ba? Naipit na noon si Claire. Wala na siyang magawa. Alam niyang hawak ko na ang alas. Nakipagdeal ako sa kanya na makipagsiping pa rin ito sa akin. Ilihim naming pareho na may relasyon kaming muli. Gawin niya ulit ang lahat ng ginagawa niya sa akin noon. Oo, Papa Dudut, sobrang baba ng ginagawa ko pero masisisi niyo ba ako? Bukod sa gusto kong gumante ay gusto ko ulit mapasakin si Claire dahil Papa Dudut, kahit ganito na ang nangyari, alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin si Claire. Malungkot ako, masyadong desperado ang ginawa ko pero sa ganitong paraan lang ako mananalo. Pumayag si Claire sa lahat ng gusto ko. Kapalit ng hindi pagsusumbong at hayaan ko siyang hut-hutan pa rin ang tatay ko. Lahat nga ay gagawin niya para sa kanyang mga anak. Natuwa akong pumayag siya. Mula noon, kapag wala ang aking tatay ay ako ang kaulayaw ni Claire. Alam kong napipilitan lang siya at nakakaramdam din ng pandidire pero wala siyang magawa. Hawak ko lahat ng magagandang baraha at anumang oras na pumalag siya. Handa akong ilatag ang mga barahang yon para ang kinin ng pagkapanalo ko. Kung sa tingin nyo, kailangan kong maawa sa sitwasyon niya dahil sa mga anak niya. Oo, nakakaramdam naman ako noon. Pero mas nangingibabaw yung mapasa akin siyang muli at makaganti sa aking ama. May iba pa akong binabalak, Papa Dudut, at lahat yon ay ibabahagi ko sa inyo habang nagpapatuloy tayo sa aking kwento. Pinalabas namin sa aking tatay na maayos na kaming dalawa ni Claire, na napatawad ko na silang pareho. Tuwang-tuwa naman siya lalo na tuwing kumakain kaming sabay-sabay sa pabilog naming mesa. Magkaharap sina Claire at Papa habang ako ay katabi ni Claire at habang panay ang kwento ni Papa sa mga nangyari sa buong araw niya, ay ang kamay ko ay panay ang pisil sa hita ni Claire. Wala itong magawa kahit gustuhin niyang magalit. Tulad ng sinabi ko sa inyo, nasa akin kasi ang magagandang baraha. Tuloy-tuloy lamang na ganon at walang kamuang-muang si Papa sa nangyayari sa amin ni Claire. Tuwing gabi naman ay tinatawag ko si Claire para magsiping kami sa aking kwarto. Hindi siya makakatanggi. Kahit alam kong labag sa kanyang kalooban ay pumapayag siya. Natutuwa akong nakikita siyang nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Kulang pa ito sa ginawa nila sa akin, humanda pa sila sa iba kong gagawin. Hinayaan ko si Claire na kumuha ng pera sa tatay ko. Sa ganong paraan ay nakakaganti na rin ako kay tatay dahil habang nauubusan siya ng pera, hindi niya rin namamalayan na niloloko lang pala siya ng babaeng yon. At kasama ako sa panlulokong yon. Hindi na matanggal ang ngiti ko habang unti-unti kong nakikita ang pagbagsak nilang dalawa. May dahilan pala lahat ng nangyari sa akin at ngayon ay inaani ko na ang lahat ng mga naging hirap ko noon. At kung hirap lang din ang pag-uusapan. Si Claire ay mukhang susuko na sa hirap. Isang araw ay kinausap ako nito. Hindi na raw niya kaya papadudot ang ginagawa namin. Gusto na niyang itigil na namin ang ginagawa namin dahil hindi na umano tama. Natawa na lamang ako. Siya pa talagang nakaisip na hindi tama ang nangyayari. Anong akala niya sa ginagawa niyang panghuhot-hot sa aking ama? Gawaing pangsanto? Nakakatawa talaga siya. Nakikiusap siya na magkapatawaran na kami at tumigil na raw. Tumigil na raw ako sa pagganti. Dahil hindi na niya maibabalik ang dati.
na kahit ituloy ko ang pamimilit sa kanya na makipagsiping sa akin ay hindi nito mababago ang katotohanan na hindi niya ako minahal at hindi niya ako kayang mahalin. At dahil doon ay mas lalo akong nag-init at nagalit. Nasaling ang pride ko, Papa Dudut, pero hindi ko yon pinakita sa kanya. Ayokong magmukhang talunan kaya naman ngumiti lamang ako. Hindi niya inaasahan ang ngiting yon kaya naman muli itong nagsalita at nakiusap. Nahayaan na lang siyang subukang mahalin ng tatay ko. Nangako siya sa akin na oras na gumaling lang ang anak niya ay titigilan na niya ang kahihingi ng pera sa tatay ko at aayusin na niya ang relasyon nilang dalawa. Maawa raw ako sa anak niya. Natawa akong muli. Talaga bang mabuti siyang ina? Talagang ginagamit pa niya ang anak niya sa sitwasyon na siya naman ay may gusto. Pumayag akong itigil na namin ang ginagawa naming dalawa. Natuwa siya at hindi niya alam na may iba pala akong plano. Kumusta pa? Orey, andiyan ka na pala. Teka at maluluto na tong afritada. Di ba paborito mo to? Mechado ang paborito ko. Ah, ganun ba? Pero sana mapagtiisan mo na to ha. Inaral ko mula sa internet tong afritada eh. Nagpatulong ako kay Claire kagabi bago siya matulog. Oo nga, yun din sabi niya sa akin bago siya matulog sa tabi ko. Ha? Ah, oo nga pala. Ngayon ko aaminin sa'yo ang lahat. Bumalik na pala sa akin si Claire, pero palihim nga lang. Anong sinasabi mo? Eh yun, mahal pa rin daw niya ako eh. At nagsisisi siyang iniwan ako. Wag ka namang gumawa ng kwento anak. Pwede mong itanong sa kanya kung gusto mo. Pero kung ako sa'yo, bakit pa ako maniniwala sa isang babaeng pumapatol sa mag-ama, di ba? Mahal ako ni Claire. Mahal niya lang ang bulsa mo. Hindi totoo yan. Nakailang libo na ba siya sa'yo? Sa pagkakaalam ko, mas marami ka pang naibigay na pera sa kanya kaysa sa amin na mag-ina mo. Huwag na natin ibalik yung nakaraan. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na pinagsisisihan ko na yon? Pagsisisihan mo rin kapag nalaman mong pineperaan ka lang ni Claire para mapagamot niya ang anak niya. May anak si Claire? Mga anak! May mga anak si Claire at isang ina na binubuhay niya sa probinsya. Salamat sa pensyon at negosyo mo. Ayan, malapit na silang maging malusog. Hindi. Gawa-gawa mo lang yung kwento na yan. Hindi ako naniniwala. Kung ayaw mong maniwala, pwede mo naman siyang kausapin. At kung di siya aamin, pwede ko namang ipanood sa'yo yung video na kinuha ko habang kausap niya ang nanay niya at usapan naming dalawa. Ewan ko na lang kung paniwalaan mo pa siya. Hindi ko alam kung bakit ginagawa mo to. Ginagawa ko to para maramdaman mo yung hirap na naramdaman ko noon. Akala ko ba napatawad mo na ako? Bakit kita papatawarin? May dahilan ba para patawarin kita? Nagbabago na ako. Nagbabago ka para sa babae mo at hindi para sa akin. Ang importante, nagbabago ko. Sinusubukan kong ayusin ang mga pagkakamali ko. Huli na! Mali ang paraan at dahilan mo para ayusin ang mga pagkakamali mo. Sana ako yung nakita mong dahilan para magbago, pero hindi! Yung babaeng yun pa ang napili mo! Mahal ko si Claire. Nestor! Ayun! Nandito na rin naman pala siya eh. E di siya na lang magsabi sa'yo ng lahat-lahat. Nakakapagod magsalita eh. Pwede bang ikaw na, Claire? Ray, anong sinabi mo kay Nestor? Lahat-lahat. May dadagdag ka pa ba? Nestor, makinig ka. Totoo ba lahat ng sinabi sa akin ni Ray? Na may mga anak ka at ginagamit mo lang ako para buhayin sila? Hindi mo ba ako mahal, Claire? Isang tango ang nakita kong ginawang pag-amin ni Claire. Sapat na yon para mapangiti ako. Habang nagsisigawan silang pareho ay pumasok na ako sa aking kwarto para kunin na ang mga hinanda kong damit. Aalis na ako. Pinaghandaan ko talaga ang araw na yon. Oras na malaman ng aking tatay ang lahat ay aalis na ako. Hanggang sa paglabas ng bahay ay naririnig ko silang nagtatalo. Galit na galit ang tatay ko at sa tingin ko ay narinig ko pang sinampal niya si Claire na mas lalong nagpasaya sa akin. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanila. Wala akong balak na gawin yon. Tapos na ang misyon ko. Ang gawing miserable ang buhay nilang pareho. Sa ngayon ay nasa malayo na ako at pinili ko ring wag nang makipagbalita pa sa kanila. At tuluyan ng kalimutan na maging parte ng buhay ko ang dalawang yon.
Hindi pa rin ako buo at alam kong matatagalan bago mawala ang galit sa puso ko. Hindi ko pa rin sila napapatawad na dalawa. At itutuloy ko ang pangako kong wag yon ibigay sa kanila. Dahil sa kanila ay nasira ang buhay ko at dahil sa kanila, nakagawa tuloy ako ng hindi maganda. Kung nasaan man sila, hiling ko na sana ay katulad ko rin silang punong-puno ng galit at sakit para maintindihan nila kung bakit ko yon nagawa sa kanila. Alam kong mali ang nagawa ko, Papa Dudot, pero tao lamang ako. Nasaktan ako, nahirapan at masisisi niyo ba ako? Maraming salamat sa pagbasa at pag-unawa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Ray. Kailan nga ba darating ang panahon na makakayana na ng isang taong punong-puno ng sakit at galit ang magpatawad? Totoo bang oras lang ang kailangan bago maghilom ang lahat? Sa naging kalagayan po ni Ray ay may pag-asa pa kaya siyang umahon mula sa pagkakalunod niya sa sarili niyang galit? May pag-asa pa kayang makita niya na hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan niyang bitbitin ang galit sa kanyang puso dahil siya lang mismo ang mabibigatan dito? Ray, kung nasaan ka man ngayon, gusto kong sabihin sa iyo na hindi mo deserve ang nangyari sa iyong pamilya, lalong-lalo na ang pinagdadaanan mo sa iyong ama. Kasunod nun, hindi mo din deserve ang lokohin ng isang babae matapos mong ibigay sa kanya lahat ng kaya at lahat ng meron sa iyo. Pero Ray, oras na para bitawan mo ang naging puot mo dahil sa huli. Ikaw lang din ang mabibigatan at mahihirapan sa pagbitbit niyan sa bawat lugar na pinupuntahan mo. Totoong mahirap magpatawad, pero sana ay mahanap mo balang araw sa puso mo na magpatawad hindi lang sa mga taong sinaktan ka, kundi pati na rin sa iyong sarili. Hanggang sa muli, mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories Number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.